Magandang hapon sa inyong lahat, guys. Andito na naman tayo sa ating kababayan na pwede nating matulungan, guys, no? So andito kami sa Sitio Midkiwan, isa man ba? Sitio Midkiwan na pangalan mo, ma'am? Christine Bagyo. Bagyo. So guys, huwag na kayong matakot kasi bagyo siya. May bagyo tayo ngayon. Guys, akyat tayo sa bahay nila, madam. Kring kring? Oh, kring kring. So si kring kring bagyo. Yung bagyo natin ngayon is si guys. Sa kanya, bagyong kring kring yan sa kanya, guys. Ayun, mga anak niya. And guys, akyat na tayo mga idol, ha? So ipakita ko sa inyo, guys, yung ano. Pakita natin yung loob ng kanilang bahay. Ito yung saingan. Madam Kring Kring. Saingan, tapos yung dito kayo lahat natutulog? Dito. So dito sila natutulog, guys, yan. Lahat. Sa baba kasi dito, guys, tingnan niyo naman. Butas na yan lahat. Bakit hindi to napagawa? Wala pa lagi kwarta. So yung pera yung kailangan para yung mga pako ba? So yan, guys, oh. Hindi ba to nakakatakot apakan, madam? Ano na lang sa Paglingkod. Guys, yung bahay nila, Madam Kring Kring, tingnan nyo naman, guys, so sobrang nakakaawa, idol. Hindi daw nila to napagawa dahil ho ay sa kahirapan. Dahil sunod-sunod may pandemic pa, tapos alam nyo naman, guys, na ano, mahirap talaga ngayon gipit. Marami talagang nagigipit na tao, guys, yan, no? Nakakatakot, guys, meron pa silang mga anak. Pila ka buk anak ni mo, madam? Ayun, mga idol, may apat na anak si Kring Kring. Pila kayo mo edad, Kring? 27 years old na may apat na anak. Pila ka kuha ni mo? Lima? O lima ka buk yung anak, guys, ha? Gamay ra kaayo, 27 pa yung edad. Tagalog taron, ma'am, ha? Okay ra? So si ma'am Kring Kring, saan ba yung asawa mo ngayon, ma'am? Wala mama. Anong trabaho ng asawa mo? Construction. Pila ba kita sa construction ron? Minimum para 400. 405. So Sabado Domingo may trabaho sila. Depende sa kuan po man kung patrabaho sa Domingo. Pero kasagana Sabado. So ito lahat yung anak mo. Ngayon, guys, so babae lahat, ito lang lalaki isa. Ay, ito yung isa natutulog. Ay, lalaki yan? Ayan, so guys, yung mga anak niya, guys, is Doremi, guys. Yung ilang taon ba ang agwat nila? 1 year. 1 year lang agwat. Yung asawa mo, ilang taon na? 30 years old, ikaw 27. So, tatlong taon kayo agwat. So, mga ilang taon na kayo nakatira dito sa ganitong bahay? 6 years. 6 years na. Grabe. So, dati, saan kayo nakatira? Ipon pa nagkamama sa una. At doon sa maliit din na bahay. Grabe, no? So sa 6 years, guys, ito. Hindi nila napagawa, guys, dahil sa kahirapan talaga, mga idol. Sobrang gipit talaga ngayon, mga idol. Ayan yun. So, yung mga anak mo, Kring, nag-aaral yan siya lahat? Kanyang doon, pero kanyang isa, mag-kinder kami, pero next, abres sa klase. Abres sa klase? Yeah. Ikaw, nakatapos ka ng high school? Nag-gujur ko, kuan siya. Nag-skwila ko high school sa ALS. Tapos nag-skwila mi karon modular grade 11. So, mabuti na lang, nag-continue kayo. Modular, saan kayo nag-aral? Dere sa Midkiwan High School, National High School. So, buti naisipan mo na mag-aral. Ba? Kapuyo mo. O, ikaw, Kring, wala kang trabaho? Bahay lang? So Kring, mayroon kami bigay sa iyo, Kring, ha. Ito yung bigay ng ating sponsor na si Sir Rude. Si Sir Rude, sila Sir, yung iba kasi hindi na magpa-mention. Hindi sa magpa-mention kasi gusto nila yung ano, tulong na wala. Hindi na daw sila i-mention kasi nakakahiya. Pero si Sir Rude, okay lang sa kanya na i-mention siya. So sila yung nagbigay na taga ibang bansa to, pero mga Pilipino din na tumutulong sa mga mahihirap. So unsa may mong kaistorya nila, Kring? Matino sa mani mo hang wish days mong kinabuhi nga ano bang wish mo sa bahay mo or sa buhay nyo? Yun na. Punta ka makakita ng mga kwarta para makuha na yan ng balay kay Wagen.
kung sa trabaho lang sa kumbana, di kin makuan kay tama naman sa taon. Mm. Nya. Tapay mga bata guys, eskwela. Mm. Wala gi ikakuan. Usay gay eskwela ka sila tong yagi, da kulang ilang not mo kukutin. Kay wala man gipit pangit kayo kay grabe man ka kuan. Meso pilit yesterday lang kay pila ra lawan niya to, wala pa gid na kuan sa minimum. Mm-hmm. Nya. Kuan karon igo kuan pero ang yapon kay upat nang sila guys, eskwela. Kaya ka na, ako naman nang ipag-preschool lang isa. Mm-hmm. Nangita pa yung kwarta. So, sobrang gipit talaga ka rin ngayon, no? So yun guys, subukan natin ha. Kung mabalik to guys ay goodbye, Philippines. Ako ay natatakot mga idol. Yan. Kaya yung saingan nila guys. Pero okay pa yung saingan, no? Ayan, no? So guys, ito yung, ito, for sure, ito yung lagayan ng mga damit dati. Ba? Ayan guys, so, puro sira na yan guys, tingnan nyo. Yung ano kasi guys, yung reason na hindi nila napagawa is kasi sobrang gipit. Kahit may trabaho yung asawa niya, hindi nila maano, kasi hindi nila mabilhan ng pako or pangayos nito dahil po ay sa pagkain lang po, sapat na. Ayan yung, tingnan nyo naman, tingnan nyo. Butas-butas yan lahat guys, so. Ayan. Saan sila natutulog guys? Diyan lang sa maliit na ano na lugar. Ayan yung anak niya guys. So paano sila, kung iisipin natin guys, paano sila matutulog ng maayos pa ganyan. So mga idol, mga ganito lang yung ka ayan no. Kung kaapak tayo dito guys na walang ano, walang mga ganitong kahoy, tawag nito sa amin. Isa kita kung ganito bisaya. Ubo. Pag wala daw mga ubo guys, is malalaglag na to siya, madadown. Magay cool, bata pa ko. So ayan guys, ito yung bahay nila Kring Kring guys. Ito yung bali dati dito kayo natutulog ba? Mm. So ayan guys, so puro butas yung lahat. So ang nakakatakot kasi dito mga idol, kung may ahas. Kasi yung gagapang talaga yung ahas papunta sa higaan nila kasi maraming butas-butas mga idol. Pero ang problema kasi dito guys, yung kailangan na kailangan talaga nila is yung pako. Diba Kring? Mm. Wala kayong pambili ng pako, diba? So kailangan talaga nila mga idol is yung pako. Tingnan nyo naman yung bahay. Malaki naman siya guys, pero nakakatakot yung ganito mga butas-butas. Tapos yung bubong nila is wala na nilang pambili na ano. Kasi tawag ka ni pa ba? Ni pahat. Bili lang ka itong kuwando niya po. Ito ni pahat guys. Okay lang dito guys, banda. Kasi para hindi pa siya masyadong ano. Tumatagas yung tubig. Kapit doon kasi nakayero sila. Yung maliit na yero din. Pero dito lang talaga. Ipakita mo Kring. Ayan o. So, yung mga anak mo Kring, hindi ba nahuhulog dito? Nakuwala sila na. Bulasot. Dili na, kuha naman sila, dili na sila kaagi dala. Ah, nasanay. Mm. Ayan guys, so grabe. Sobrang katakot. Eh. What if no, kung andito kayo lahat, tapos mo tayo. Nahulog kayo agad. Ba grabe, sobrang ano guys. Sobrang, so, ito yung, isa lang plato nyo? Gamit na. Ayan silang plato guys, na dito, dito na matalagay. So, yung matubig na, saan yung panginom nyo? Dala sa host. Sa baba? Oo. Limpyo ba natira? Oo, oh, dara. Sa una lang. Ah, sa una lang natira. Agay cool. Linguyog na cool. So, ito guys, yung kanin nila. Marami silang kanin mga idol. Rice cooker to, di ba? Naguba ng kwano na kay. Ila lang mama. Wala silang ulam. Wala sulod. Wala sulod. Kaya nakakuhaan yung pagkaon, Drake. Wala sulod. So guys, sa mga gustong tumulong kina Kring Kring guys, na 57 years old, may limang anak, pwede natin sila tulungan guys, or magbigay kayo kahit any amount po mga idola, any amount lang. So may mga extra lang. Pagtulungan natin po sila na mabilhan sila ng ano guys, kailangan ng kanilang bahay. Yung una kasi guys is yung pako. Kailangan tulungan ng pako guys. Kasi yung kawayan, nandito lang sa likod nila yung kawayan. Yun yung anak Kring? Oo. So ang kailangan talaga nila mga idol is yung pako lang mga idol. Pako or yero, kung may extra tayong pera na pwede natin maibigay sa kanila,
makabili tayo ng yero kasi meron mang yero ngayon na 200 plus lang. So pwede natin ito sila mabilhan kahit mga ilang ano, napila ba ni kabuo. So sa mga may ano dyan guys, may mga extra money. So ayan, oh, sobrang hirap pag ganito kasing bahay, hindi ka kayo makatulog ng maayos. Oh, pwedeng inita mga idol. Grabe kainit. Ayun. Dire so, mo ko ngayon ganito rin ba? Mm. Hawa dyan, Jean. Ayaw, cool. Bata pa ko. Hawa yan. Diba? Ayaw, Kring. Ito yung pagtatapos ng ating vlog kina Kring Kring na taga Midkiwan guys, Cagayan de Oro City. So sa mga gusto pong tumulong dyan, sa mga gusto may mga ekstrang pera dyan na pwede nating maibigay sa kanila guys, pambili lang talaga ng pako. Yan talagang pinaka-importante sa kanila ngayon. Kasi although may sahod yung, may trabaho yung asawa niya, pero kasya lang po sa mga pagkain nila mga idol. So, shoutout sa mga kapisot ko dyan. Baka gusto nyong tumulong mga idol. Eh, kung may anon nyo lang ako sa TikTok, sa Bigo, or sa Facebook page. Sa YouTube natin mga idol, supportahan natin sila para, ano, para maging okay na yung bahay nila guys. Kasi yung doon kasi banda guys yung problema. Yung ito dito. Yung dito guys pwede pa matulugan pero sobrang liit talaga. May yero sila pero tingin nyo naman yung yero guys. Oh. Bulok na yung yero nila guys. Nakasampaw lang yan. Ayan o, tingnan nyo. Tapos tingnan nyo guys. Although ito yun, kawayan. Kawayan na lang nilagay nila. Diba? So sa mga may extra lang talaga dyan guys. Yung mga walang extra guys okay lang talaga. Hindi kayo bigay. Importante yung mga may extra, yung may sobra. Piso, 5 peso, kahit ano, magkanong amount guys, para basta galing lang sa puso natin. So, para matulungan natin sila mga idol. So, sobrang nahihirapan sila dahil sa ano guys. Yung sa simula po din guys, isa COVID. May dumantay sa mga COVID, ganyan. So, yung asawa niya ngayon, yung isang, nag-iisang ano niya, hanap buhay is construction worker lang mga idol. So, ang construction namin dito sa aming Cagayan de Oro City is 405 lang ang day. So, kasya lang sa pagkain nila mga idol. So, sa mga may mga extra lang dyan guys. So, pagtulong-tulungan natin sila kring-kring na mabigyan natin sila ng pako. O kahit ano pa na pwedeng makatulong sa kanila mga idol. So, magandang araw sa inyong lahat again. Then, maraming maraming salamat sa inyong lahat.